at kalansay ng nawawalang seaman, kumpirmadong nataguan sa ilalim ng tatlong baitang na hagdan. Natimbog na nga ang kinaroroonan ng nawawalang seaman na si Marnel Bulahan na kinumpirma nga ng sikat na psychic na si Jay Costura. Ayon sa kanyang bagong vision, ay doon lang pala ibinaon si Marnel Bulahan tatlong baitang sa kanyang hagdan, doon mismo sa kanyang kubo. Kaya hindi ito nakita ng mga kapitbahay na tumawid sa nasabing ilog. Alinsunod na rin sa sinasabi ng pamilyang Fuliga na tumawid ito sa nasabing ilog at nalunod. Ayon pa nga sa sikat na psychic, hindi siya naniniwala na nailayo ang katawang lupa ng nasabing seaman sapagkat ayon sa kanya ay doon lamang talaga sa lugar na iyon ibinaon. Alinsunod na rin sa ipinapakita sa kanyang baraha at vision. Ayon pa ni Jay Costura, ay siguradong sigurado siya na doon lang talaga ito ibinaon dahil malakas ang kanyang kutob at paniniwala. Sa kanyang latest update nga ay sa hagdanan lang pala ibinaon na kung ating matatandaan ay sinuyod pa ang buong ilog at farm ng nasabing seaman sa paghahanap at sumama pa nga ang kanyang misis at ang mga kapatid nito para ipakita ang kanilang suporta. Gayong hindi sila di umano ang mga mastermind. Ayon na nga sa mga netizens na ang tuso di umano ng nasabing pamilya ng misis dahil kampante umano sila na sumama sa nasabing paghahanap dahil alam naman nilang wala talaga doon ang nasabing seaman. Sa tagal nga ng paghahanap ay mabibigyan na rin sa wakas ito ng halaga at hustisya ang kanyang biglaang pagkawala at ang paghihirap sa paghahanap ng kanyang pamilya. Ayon nga sa mga netizens na kaya mabilisan ang paggawa ng konkretong bahay at bakod ng kapatid ni Chila Fuliga Bulahan na misis ng nawawalang seaman ay doon lang talaga nila ibinaon si Marnel para lituhin ang mga otoridad at hindi paghinalaan ang mismong kubo ni Marnel Bulahan na doon lamang sa kanyang mismong tatlong baitang na hagdan ibinaon ito. Sa ngayon nga ay wala na talagang ibang maituturo ang mga netizens kundi ang kapatid ni Chila Bulahan na may gawa sa naturang seaman. Sa ngayon ay wala nang lusot ang mga salarin na nagpasaya naman ang pamilyang Bulahan lalong-lalo na sa publiko dahil sa wakas mapapanagot na rin ang mga sangkot. Ayon pa nga sa mga netizens na kahit ano pa ang kanilang gawin na pagdidipinsa sa kanilang mga sarili ay talagang madidiin sila sapagkat doon lamang binawian nila ng buhay sa mismong kubo si Marnel Bulahan. Inaabangan naman ng lahat ang pag-iiksamin sa mga buto at kalansay nito para kumpirmahing ito nga si Marnel Bulahan, ang seaman na nawawala. Ayon naman sa pamilyang Bulahan ay ito na nga ang kanilang kaanak dahil malakas talaga ang kanilang kutob. Ayon pa nga kay Jay Costura na hindi niya mapigilang masuka sa malansang amoy kahit na raw ang kanilang mga kapitbahay. Ayon pa nga sa mga netizens ay ito lang pala ang palatandaan na doon nga lang ito ibinaon ang nasabing seaman. Sa paglantad nga ng misis ni Marnel Bulahan ay makikita sa kanyang pagmumukha ang takot, hindi makapagsalita ng diretso at hindi mapakali na halatang may itinatago na gusto na niyang isiniwala. Ngunit hindi niya magawa dahil siguradong malilintikan umano ito sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang ngang pagsisinungaling at pagtatakip sa totoong nangyari sa kanyang mister ay siguradong madadagdagan pa ang kanyang problema at mas lalo pang bibigat ang kanyang kaluuban at higit sa lahat ang kaso dahil hindi nga niya pagsabi ng totoo. Ayon na rin sa mga taga-NBI na ayaw raw silang harapin ang misis at pamilya nito at kung hindi pa umano sila nagtanong-tanong kung sino ang misis ay hindi nila makikilala at ang dinahilan raw di umano ng pamilyang Fuliga kung bakit hindi sila makapunta-punta sa opisina ng NBI ay dahil wala raw silang masakyan na mas lalong pinagdududahan ngayon ng reporter ni Idol Rafi Tulfo na very unusual umano sa isang pamilya, lalong-lalo na sa misis, na idadahilan ang walang masakyan
para hindi makapagbigay ng kanilang salaysay. Napakalaking misteryoso nga ang biglaang pagkawala ng isang 47-year-old na sima na si Marnel Bulahan na nauna na ngang naiulat na nalunod sa Dolores Capiz noong October 6, 2020. At naging usap-usapan niya ito nationwide dahil ayon sa mga netizens, nakapagtataka di umano ang pagkaluno dito dahil isa umano itong seaman at may sulas at lalong-lalo nang magaling lumangoy ito. Panawagan ng pamilyang Bulahan at ang mga netizens, Chila Bulahan, umamin ka na dahil aminado ang pamilyang Bulahan na sila'y hirap na sa paghahanap ng kanilang kaanak, lalong-lalo na ang kapatid nitong babae na si Rosnel Bulahan Davis. Kapansin-pansin rin di umano na walang update ang programa ni Idol Raffy Tulfo sa bagong imbestigasyon ng nawawalang seaman na si Marnel Bulahan. Narito naman ang mga komento ng mga netizens. Grabe asawa no, mister niya wala siyang pakialam. Kung ako, nanay ni Marnel, ay babalikan ko si Chila Fuliga. Talagang mahigpit na pagkatago kay Marnel Bulahan. Pero hindi magtatagal, lalabas din ang baho nila. Kung ako sa kalagayan ni Chila, asawa ko ang nawawala. Halos magkandarapan ako sa pag-iiyak at paghahanap sa mister ko. Gagawin ko lahat para makita siya at di ko magsasayang ng oras sa paghahanap sa mister ko. Nasaan ka na po, Marnel? Kawawa mga anak ni kuya na naiwan, di alam kung nasaan at kung ano nangyari sa tatay nila. Si Chila na asawa parang walang pakialam sa nangyari. Parang di nawala ng mister. Nakakain ka pa ba ng maayos? Nakakatulog ka pa ba ng mahimbing? Kung talagang wala kayong alam sa nangyari sa mister mo, bakit tumanggi sa lie detector test at pati na rin sa subpoena sa NBI? Bakit ayaw niyo pumunta? Sana naman po, Chila, maawa ka sa mga anak mo, asawa mo nawawala at tatayan ang mga anak mo. Makonsensya ka naman po, makipag-cooperate ka naman sa pamilya ng mister mo. Ikaw ang susi para sa katotohanan. Sana mabigyan ng liwanag ang iyong isipan para sabihin kung ano ang totoong nangyari sa iyong asawa para mabigyang linaw na ang lahat. Hashtag Justice for Marnel. Chila, mag-Facebook ka kasi. Baka dito, mapakinggan mo ang hinaing ng mga taong bayan. May malasakit sa mister mo. Tandaan mo, Chila, ikaw at ang anak mo ang maaaring susi sa lahat. Ayaw mong kumanta kasi nakabase ka sa mga kapatid mo. Yang mga ari-arian ng asawa mo, akala mo mapapakinabangan mo yan? Hindi, Chila. At sana, Chila, kapag kausapin ka ng mga taong gustong kong mausap sa'yo, tumingin ka dapat sa mga anak mo, huwag sa mga kapatid mo. Hindi ka nila matutulungan. Tandaan mo, Chila, lalaki ang mga anak mo nang walang ama at alam mo na mahal ng asawa mo ang mga anak mo, lalo na mga kapatid ni Sir Marnel. Kapag kinamuhian ka ng mga anak mo, saan ka lalapit pag tumanda ka? Hindi ka tutulungan ng mga taong hanggang ngayon pinagtatakpan mo. Tulungan mo sarili mo, huwag ang mga taong nagbawi sa buhay ng mister mo. May alam ka, ayaw mo lang magsalita. Kasi kung wala kang alam, dapat hinarap niyo lahat ng imbestigasyon.